Oh, alis na ako. Oy, oh, ingat ka. Okay, sige. Oy! Ano mo? Ang ganda ng relo nyo tayo, smartwatch! Oo, bigay sa akin. Ano, type mo? Hindi masyado. Parang napaka-high-tech. Hindi, madali lang matutunan to. Tsaka dito, pwede kang magbasa ng text, pwede kang makinig ng music, pwede ka tumawag. Kuya, alam mo naman ako, simple relo lang naman ang gusto ko eh. Merong bitan, merong dalawang kamay, yun lang. Sir, ang ganda ng relo nyo ha. Pwede po tumawag dyan? Ah, pwede, oo. Yan, oo. Dutin mo lang, oo. Yan ang contacts mo. Ay, gusto ko niya. Para dyan na lang ako tatawagan ng mga kakilala ko. Kaso, sayang po yung cellphone ko eh. Ay, hindi. Kailangan mo pa rin yung cellphone mo. Ah, para doon ko po titingnan yung oras. Alam mo, hindi ka talaga pwedeng mag-smartwatch. Bakit hindi? Gusto mo talagang sagutin ko yan? Good morning. Good morning. Ay! Hi, sir! Good morning. Ay! Ang ganda naman po ng relo nyo, sir. Oo nga. Ganda, sir. Ay, ano to? Bigay lang nung isang kliyente natin regalo. Oh, naku, type na type ko po yung mga ganyan. Ako din, actually, sir. Ang ganda. Ay, talaga. Ako nga rin eh. Sige, sige. Thank you. Ganda! Bakla, napansin mo ba yun? Yung strap ng relo ni sir. Rainbow. Pang-LGBT. Bakla, natural, napansin ko. Gusto ko nga sanang tanungin eh. Buti na lang, hindi buti na no? Siguro alam mo itong si Sir, unti-unti na talaga itong magladadlad. Nahihiya lang, no? Hiyaan mo na nga siya. Ganun? Ladlad agad? Hindi ba pwedeng sumisimpatya lang siya sa mga tao? Ano ka ba, bakla? Ganun din yun. Eh kasi nai-impluensyahan na siya ng mga nakapaligid sa kanyang mga bading. Gaya mo. Ay! Hoy, 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 excuse me, ha? Walang kabakas-bakas na bading ako. Tamo, oh, mukha kaya akong babae. Ayun. So, sino sa tingin mo ang mukhang bakla dito? Sa bagay, di ka naman talaga mukhang bakla, eh. Hmm? Mukha kang kargador. Sasampalin ko to, eh. Okay, antayin ko na lang na dumating yung mga sample, ha? Ah, okay. Sige, sige, bye-bye. Sir, ito po yung mga target na files na inahanap niyo. Ah, okay, sige. Salamat. Okay, boss. Kare. Wala ka na ba ibang sasabihin? Para kasing hindi ka masyadong makwento ngayon. Yan ba? May sakit ka ba? May problema ka? Actually po, hindi naman talaga problema. Okay, ano lang? Eh, kasi sir, may boyfriend po kasi ako ngayon. Ha? Ikaw may boyfriend? Po, imposible po ba? Hindi yung sinasabi ko. May boyfriend ka pala eh. Paano naging problema yun? Yun na nga po. Kasi hindi ko pa po siya lubos na nakikilala. Kinakabahan nga po ako ba kasi malay niyo, serial killer pala siya. Ay, grabe ka naman, pambira ka naman. Huwag ka naman mag-isip ng ganun, hindi naman siguro. Eh, yun na nga po. Gusto ko pa po siyang makilala eh. Ano ba? Madalas ba kayo nagkikita? Nagde-date-date na pa rin po kami. Pero hanggang kailan po sa labas, tapos tumatambay kami sa amin. Sa inyo? Ano? Kayong dalawa lang? Ay, hindi po, sir. Ah. May ba kaming mga kasama? Eh, gusto mo ano? Imbestigahan ko. Talaga po, sir? Gagawin niyo yun? Oo, papuntayin mo lang dito. Pakilala mo sa akin. Ay, no, sir. Thank you po. Sasabihin ko po sa kanya. Sasabihin ko, lalabas po kayong dalawa. Sige. Anong lalabas? Teka, hoy! Teka! Anong lalabas? Eh, sige, upo. Upo tayo. Thank you. Upo, upo. Ano? Totoo ba? Pupunta kayo ng Hong Kong? Sarap. Bakasyon ba? Actually, hindi siya bakasyon. Eh, work. May conference ako. Ah, ikaw lang mag-isa? Eh, hindi. Dalawa kami ni Raymond. Oh. Eh, paano to si Bobot? Eh, ngayong kung pwede papakiusap namin sa inyo, iwan muna namin kahit 3 days lang. Ay, oo naman. Walang problema. Kailangan niyo ng oras para sa isa't isa. Sure ka, Elsa? Sure na sure ako. Alam namin yan. Kailangan nyo ng panahon para sa isa't isa. Akong bahala rito. Kumusta ka na? Mabuti naman po. Ah, naku, talagang nakapangsundalo ka, ha? Opo, gusto ko po maging sundalo, eh. Ay, oo, tama yan. Para kang papa mo. Matapang. At saka mahilig din po ako sa mga baril. Ah,
Pero hindi muna kita paglalaruin ng baril. Opo. Elsa, salamat ha. Malaking bagay ito para sa amin. Naku, wala yun. Ay, maya-maya, nandito na si Pitoy. Hintayin nyo. Dito na rin kayo magkapunan, ha? Sige. Robert, you, samahan mo muna siya kay Clarissa na sa taas. Opo. Ay, mahilig ka pala sa baril? Ako, mahilig ako sa espada. Uy! Be! Bigyan niya yung itsura mo. Grabe binangyari sa akin. Nakipagsiksikan ako sa jeep. Tapos nakipagsiksikan ako sa bus. Tapos nakipagsiksikan ako sa MRT. Pagkatapos siya sa labasan... Nakipagsiksikan ka sa tricycle. Hindi, walang masakyan kaya naglakad ako hanggang dito. Kaya pala ganyan yung itsura mo. Be, bukas nga pala gagamitin ko na yung kotse ha. Eh, biro mo, papunta pala ako. Amoy pa-uwi na ako eh. Uy, akala ko ba ayaw mong ginagamit yung kotse dahil matraffic? Eh, yung Pasko yun. Ngayon, wala na nung namimili. Kaya gagamitin ko na yun, ha? Eh, hirap na hirap na ako sumakay. O, di sige. Masa ipapaalala ko lang, be, ha? Masyado maintindihan ulo mo pag nagmamaneho ka. Okay lang ako. Baka mapaaway ka sa daan at lalo kang madisgrasya. Eh, kasi naman umuwi akong ganito. Mukhang napaaway na. Ang OA mo naman. Di naman ganun kasama itsura mo. Talaga? Oo. Pwede. Kiss muna bago liwa, di ba? Maligo ka muna bago kita i-kiss. Ang inip! Ba? Paho. Ah! Uy, kain lang ng kain, ha? Sige, Pin. Dami lang na kain. Masira na nga diet ko. Oh, boom! Ay, salamat po. Paborito ko po kasi ito, eh. Mahilig ka dyan? Naku, baka tumaba ka. Bakit, kuya? Ha? Wala. Wala ako sinabi. Try ba ako? Hindi, okay lang naman. Kasi pag nag-gym ako, mawawala din naman yun. Mag-gym ka? Oo, pag pwede na. Gusto ko kasi magpalaki ng katawan para sakto sa military training. Aba, mukhang seryoso ka sa pagsusundalo, ha? Opo, pangarap ko po kasi yun, eh. Tsaka gusto ko po maging boksingero kagaya ni Manny Pacquiao. Uy, okay. Okay yan. Ito ko mga kwento yan. Kuhin dito ko sa sundalo, ito ko sa boxing. Uy, laking lalaki, ha? Uy, Bobot. Mahilig ka pala sa boxing, eh. Pareho tayo. Eh, mamaya may laban doon tayo. Talaga po. Sige po, manonood din po ako. Mahilig ka sa boxing? Opo. Yung mga boksingero kasi, ang buborta. Anthony nga pala. Ay! Kamusta ho kayo? Okay lang, okay lang. Nakwento ho kayo sa akin ni Teresa. Ikaw rin, nakikwento ka rin niya sa akin. Talaga ho? Naku, sana puro maganda yung nakwento niya tungkol sa akin. Oo, magaganda naman. Talaga, buti naman. Alam niyo, puro magaganda rin na nakwento sa akin ni Teresa tungkol sa inyo eh. Kaya nga, kahit di ko pa po kayo nami-meet, hanga na ako agad sa inyo, sir. Talaga? Huwag mo na akong tawaging sir kasi hindi naman ako ang boss mo, hindi naman kita empleyado. Tsaka huwag mo na akong pupuin para alam mo yun, mas komportable yung usapan. Tama nga si Teresa. Mabait kayo tsaka down to earth. Salamat. Ay, nga pala, minsan, niyayaya ka ni sir na lumabas daw kayo. Ha? Okay lang. Gusto ko talaga makabanding yung mabait na boss ng girlfriend ko eh. At saka alam nyo, pakiramdam ko, parang matagal na nga ho tayo magkakilala eh. Ako rin. So, kailan tayo lalabas? Ikaw, kung kailang kalibre. Gagawa ko ng paraan. Ikaw ang busy eh. Hindi naman, nagagawan din ako ng paraan yan, ha? Bobot, oh, tingnan mo. Wow, ang ganda! Kaya ko yung ginawa, diba sabi mo gusto mo magsundalo at saka mahilig ka sa baril? Gusto mo kulayan? Sige! Bakit color pinky pen ang drawing mo? Bakit? Tsaka ba? Ay! Eh, kung
ganyan pala ang mga gusto mo sa buhay, ba't hindi mo sabihin sa papa mo? Eh, kasi po parang ayaw ni Tita Maggie sa bading. Eh, nag-alala po ako. Baka pagalitan niya po ako. Di naman siguro. Basta ang importante, magpakatotoo ka dun sa nararamdaman mo. Gusto ko nga pong pumunta dun sa LGBT parade next week. Eh, titiisin ko na lang po muna sarili ko. Kaysa naman po ako pa yung maging dahilan ng pag-aaway nila ni Tita Maggie. Eh, ikaw, nasa sayo yan. Basta, kung kailangan mo nang mapagsasabihan, nandito lang kami, ha? Tutulungan ka namin. Ako din tutulungan kita. Salamat po. Salamat, Clarissa. Sasabihin ko po sa inyo pag decided na po ako mag... Ay, ma'am, ilaladlad ko na po ba yung carpet? Eh, hapon na po kasi baka umulan. Sige, ilaladlad mo na. Maaga pa naman eh. Sige po. Ay, Bert! Tulungan mo naman ako dun sa carpet. Oo naman. Okay lang ako magladlad. Ano yung sinasabi mo? Yun pong sinabi niya. Eh. Uy, Ben, nandiyan ka na pala. Bakit naka-shades ka? Silaw ako eh. Kasi silaw ka? Ang dilim-dilim. Wala nga buwan. Hindi, ibig ko sabihin, yung mga nakakasalubong ko kotse, mga nakabright yung ilaw, kaya nasisilaw ko, yun ibig ko sabihin. O, dyan ka muna. Ano yan? Black eye? Black eye? Wala naman ah. Nagsabi ka sa akin ng totoo, kundi dadablin ko lang. Sige. Sasabihin ko na yung totoo. Napaaway ako. Saan? Hindi kasi may mayabang na driver, umovertake sa akin. Di hinabol ko. Tapos nagkasagutan kami, kaya eto. Nasapak ka! Yun na nga yung sinasabi ko eh! Ang iinit ang ulo mo pag nagdadrive ka! Hindi, natural lang yun. Hindi natural yung umiinit ang ulo pag nagdadrive! Hindi! Mainit ang ulo ko habang nagdadrive ako! Sisigaw ko! Pasok mo lang ako sa kwarto. Ito yung kwarto. I'm sure mainit ang ulo mo kanina. Masama yan ha, baka mamaya may baril yun. Pero alam mo, buti na rin ang nangyari sa kanya yan, para madala. Swerte mo, hindi ako yung nakaharap mo. Kung hindi, naku, dodoblihin ko yan. Ayun! So, pumator sa bakla, ha? Sige, sasapakin kita. anak, ha? Yabang-yabang mo. Eh, hindi ka nga nakalaban doon sa nakaaway mo, no? Away mo. Hoy, swerte ka. Pinigilan ako ni Mara. Hoy, hindi kita pinigilan, ha? Pinigilan mo. Pinigilan. Hoy. Anong nangyari dito? Sir! Ay, nako! Sir, ayun po, pumapatol sa bading. Ha? Anong nangyari sa mata mo? Napaaway ako, Pitch. Yan ang sinasabi ko. Ikaw kasi init ng ulo mo eh. Hindi naman. Nako, huwag po kayong maniwala dyan, sir. Eh, ako nga po, gusto rin patulan eh. Huwag mo nang kulitin. Baka mamaya patulan ka nga niyan. Sorry po, sir. Ay, sir! Si Anthony nga pala, kinakamusta kayo? Doon na lang sa opisina, doon lang natin pag-usapan. Tsaka yung mga files na pinapotocopy ko, dali mo, ha? Okay, sir. Speaking of pumatol, yung boyfriend ni Tere, mukhang pumapatol. Meaning, si Sir, bumibigay na. Hoy, grabe ka naman, Vincent! Ano grabe? Eh, kita mo nga kapag yung tungkol doon sa Anthony ang topic, ayaw niyang pag-usapan in public. Gusto ko doon. Sir, ito na po pala yung hinihingi niyo. Ay, thank you. Sir, tumawag po si Anthony. Sabi po niya, okay po siya mamayang gabi kung okay po kayo. Mamayang gabi? Sige, sabihin mo okay rin ako. Sir, salamat po talaga. Ang bait-bait nyo. Tatalawin ko isang malaking utang na loob itong pagtulong nyo sa akin. Sabihin nyo lang po kung paano makagat sa kabutihan nyo, sir. Hindi ko maintindihin nyo. Ito naman, okay lang yan. Salamat po talaga. Teka, sandali. Ba't inin yung mga kape ko? Hindi po sa inyo to eh. Sa akin po ito. Dinala ko lang dito. Grabe yan! Magastos yan! Di naman, yelo lang katapat nito. Pero alam mo, pwede natin pagkakitaan yan. Paano? Eh kasi, pwede natin i-demanda yung naluntok sa'yo. Alam mo ba tawag dyan?
serious physical injury. Yan ang tawag dyan. Alam ko na, may kaibigan akong lawyer. Kakausapin ko muna siya. Tapos sasampas siya ng kaso dun sa nanuntok sa'yo. Tapos, sisingilin natin siya. Hindi ko. Sigurado ka ba dyan? O naman! Pero teka, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan na kaway mo? Oo. Okay, good. Very good. O sige, pag-usapan natin over a cup of coffee. Patanungin natin point by point kung anong gagawin natin. Okay? O sige. O sige. Ah, sagot mo ha. Ano sasagutin ko? Yung kape. Bakit gano'n hindi? Sige, sasagutin mo. Kape lang naman eh. O sige. Teka, saan ka pupunta? Dito tayo sa pantry, libre dito eh. Hello, nandiyan ba si Teresa? Tere? Here's your sundo. Ah! Hi, Anthony! Hi, Teresa. Ay, sandali lang ha. For your information, hindi ako ang sinusundo niya. Eh, sino? Si Sir Pibito! Uy, Anthony! Hello! Ano, nandiyan ka na? Huh? Oo, nandiyan ka na. Ano? Kainan mo ng bahala dyan. Bye! Ingat! Enjoy! Kaloka, di ba? Nag-date na sila! Ano order niyo, sir? Ano na lang? Beer. Beer na lang, no? Beer? Sorry, hindi ako nagbi-beer eh. Ano ka ba? Brandy, scotch, whiskey? Cocktail. May cosmopolitan kayo? Sir? Cosmopolitan? Meron ba kayo nun? Meron, sir, pero sigurado kayo, sir? Oh, bakit? Anong problema sa cosmopolitan? Sir, ladies drink kasi yun. Ano nga yun kung ladies drink? Eh, gusto niya cosmopolitan. Di, bigyan mo cosmopolitan. Okay, sir. Right away, sir. Okay, sige. Sabi mga tao ngayon eh. O nga pala, paano kayo nagkakilala ng Tere? Teresa? Bale sa isang party, friend siya ng friend ko. So, in-introduce kami. Tapos, usap kami. Eh, medyo madaldal pala si Teresa. Oh. So, buong araw na kami nagkwentuhan. Tapos, simula nun, lagi na kami magkasama. Ah. Tapos ano, niligawan mo siya? Alam mo, di ko nga maintindihan kasi in-invite niya ako sa house nila. Tapos, in-introduce niya ako sa brother niya. Tapos, simula nun, lagi na kami magkasama. Kayo na nga. Parang ganun na nga. Eh, kayo, kamusta naman? Nakuwento sa akin ni Teresa na yung tungkol sa family mo. Masaya siguro, no? Masaya. Masaya naman. Ibig sabihin niyan, hindi mo na kailangan maghanap ng ibang adventure. Hindi, depende pa rin sa, ano, sa adventure. May mga bagay kasi na, ano, alam mo yung stress sa trabaho, nakakapagod eh. Kaya minsan, dapat gawin mo yung mga bagay na ikaw lang gagawa. Parang solo ka lang. Parang hindi malamig yung drinks nila dito, no? Malamig ba itong beer mo? Malamig naman. Cheers! Cheers! Kwento ako sa'yo. Uy, ako rin may kikwento. Pero sige, mauna ka na. Alam niyo si Bobot? Oh. Yung mga asta-asta niyang parang lalaking-lalaki? Oh. Di pala totoo yun. Arte lang yun. Talaga? Oo, hindi siya lalaki. Pusong babae siya. Bakla? Makabakla naman to. Ay, hindi, yun naman talaga tawag ang bakla. Pag bata pa, baklita. Uy, grabe! Ano ka ba? Pakinggan mo muna kasi yung kwento. Sige. Ano yun? Umamin siya sa amin ni Clarissa. Oh. Kala ko nagbago na siya. Yun din ang akala ni Raymond, ha? Kailangan niya rin umarting parang lalaking-lalaki para kay Maggie. Ayaw niyang magalit si Maggie sa kanya. Naman magagalit yung tao sa kanya porque pusong babae siya. Eh, yun na nga rin sabi ko. Alam mo, naawa ko dun sa bata. Kasi hindi naman lang mailabas yung natural niya. O, ikaw, ano yung kwento mo? Tungkol din sa ganun. Kay Bobot? Hindi, tungkol din sa pusong babae. Ay! Sinong bakla? Ikaw, kung makabakla ka, ha? Pag ikaw, nako. Sinong pusong babae? Yung ano, boyfriend ni Tere, yung si Anthony. O, di ba kinausap ako ni Tere? Sabi niya, gusto niya raw imbestigahan ko. O, yun, dahil mabas kami. Nako, eh.
Pakiramdam ko talaga, bakla eh. Hoy, paano mo naman nasabing bakla? Hindi, may mga galaw kasi na ano eh, parang kaduda-duda. Ay, huwag kang ganyan. Kailangan makasiguro ka muna. Mamaya ikaw mapahiya sa huli, no? Sige na nga. Tsaka na nga yung mga pusong babaeng yan. Natantok na ako. Matulog na tayo. Eh, teka. May kwento ka, di ba? Naisip ko lang, kung may kwento rin ako, ba't na lang natin ituloy yung kwentuhan? Ay, no? Beto! Sige na. Pinatawag niyo po ako? Oo, kasi may... Teka, may tatanong muna ako, ha? Yan ba sa akin o sa'yo? Ako, sa inyo po ito? Oo. Ilan po ba? Hindi, hindi. May sasabihin ako eh. Ano po yun? Naalala mo, di ba, lumabas kami ni Anthony. Apo. Eh, habang kasama kami, meron akong inaobserbahan ako eh. Ano po naobserbahan? Ano eh, alam mo, sa tingin ko ah, si Anthony parang pusong babae. Ano pong ibig niyo sabihin? Ano siya eh, bading, bakla. Si Anthony, bakla? Hindi po totoo yan, sir ah. Hindi, yun ang naobserbahan ko eh. Eh, ano bang nakita niyo? Ano kasi, de, inom kami, di ba? Model kami nang iinumin. Ang in-order niya, ladies drink eh. Pang babae. Hindi, okay, sige. May iba naman sigurong lalaki na umu-order din ng ladies drink, di ba? Eh, ano nga kung nakita niyo? Hindi, ano kasi. Pakiramdam ko ano eh, may ano siya eh. May gusto siya sa akin eh. Bakit? Ano bang ginawa niya? Hindi, wala naman talagang ginawa. Pero yun ang nararamdaman ko eh. Diyos ko naman, sir. Nararamdaman nyo lang pala eh. Baka naman kung ano naman iniisip nyo. Teka, sabi mo akin yan. Ay, sorry po. Opo, ninenervous po kasi ako sa sinasabi nyo eh. Ikap yan eh, lalo ka ninervousin dyan. Ay, oo nga pala. Ay, sa inyo na po to. Sa inyo na lang po to. Uy, Robert! Bakit minamakeupan yan? Bakit ano masama? Ay, ano ka ba? Diyos ko! Nagkakatuwaan nga lang kami. Uy, teka muna. Ay! Robert, anong ginawa mo? Parating na sina Raymond at si Maggie. Ano? Magagalit yung pag nakita yan. Burahin mo. Burahin dali, mo. Opo. Lisin mo. Nagkakatuwaan lang naman kami. Dali na. Hindi. Ikaw siya. Ako na naman tutulong na. Dali. Ano na gagawa niyo? Nakausap na yung lawyer natin, ha? Trinesa na yung plate number na nung binigay mo. Anong gagawin natin susunod? Ang sunod dyan, magpapadala tayo ng notice. Sasabihin natin sa notice, nakaidademanda natin siya. At kung makikipag-areglo siya, sisingil tayo ng damages sa kanya. Ayos yan! Yes! Yan. Pero teka muna, bago lahat, kailangan natin ng konting padulas. Padulas? Para! Para saan? Eh, paano? Yung lawyer natin tatawag sa mga contact niya. Kailangan niya ng konting padulas. Magkano naman yan? 5,000! 5,000? Okay. 2,000 pwede na muna. Sigurado ba yan? Ang itanong mo, legal ba yan? Of course legal yan! Kailan ba akong gumawa na hindi... Wala na. Kumusta yung biyahe? Yung conference? Okay naman. Pero hindi na nga kami nakapag-shopping eh. Kasi gusto namin umuwi agad para dito kay Bobot. Enjoy yan dito. Talaga. Sa maraming salamat ha. Kinupkup niyo muna to habang wala kami. Pa, pwede po ba dito muna ako kahit mga 2 days? Uy. Naku, hindi. Uwi na tayo. Anak, sana nakakahiya sa kanila. Hindi naman po. Gusto ko nga po na nandito si Bobo dahil may nakakalaro ako eh. Eh, baka nakakaistorbo na tayo. Ay, hindi. Okay lang. Alam mo, masaya nga eh. Lalo ito, masayang-masaya. Magkasundo eh. Talaga. Paano? Ikaw. Miss ko na to. Pero kung gusto pa niya magstay dito at okay lang naman kila Elsa. Okay na okay nga. Sige, 2 days, ha? Sige po pa, salamat po. Hello? Nandito na. Sige, sandali. Itoy. Uy, thank you. Hello, Ping.
Eh, okay naman. Ah, talaga? Saan? Okay. Okay, sige, sige. Okay, sige. Ingat. Okay. Okay, yan, lumabas. Eh, medyo gimmick daw konti, kinam daw konti. Eh, sabi ko, okay, sige. Sige, go lang. Eh, paano? Eh, iwan muna kami. Iiwan muna namin ulit. Oo, walang problema. Sure ka. Sige. Two days na lang, ha? Opo. Malikot, ha? Opo. Ha? Okay. Sige. Sige na sila, oh. Kiss. Amal pa. Wow. Okay. Sige na sila. Hi. Salamat, ha? Ano nangyari sa mukha mo? Makeup? Ha? May kapansanan kasi ako. Namumula siya pag naarawan. Mm. Ang kanina. Estiso. Estiso. Oo. Mon, may sasabihin ako eh. Oh, ano yan? Tungkol kay Bobot. Bobot? May ginawa ba? Hindi. Wala naman. Eh, may ano. May inamin yung bata kay Elsa. Inamin ha? Eh, yung palang anak mo, hindi pa rin nagbabago. Pusong babae pa rin siya. Ha? Sigurado ka? Oo eh. Ano nangyari yun? Sa bahay, lalaki-lalaki. Siya nakita mo naman, nakasundalo pa yun. Kaya lang, ano lang daw yun. Ginagawa niya lang daw para kay Maggie. Para daw hindi magalit. Para hindi kayo mag-away. Sinabi niya yun? Oo eh. Naawa nga si Elsa dun sa bata. Kaya sabi ko kausapin kita tungkol dun. Salamat, Ping. Buti sinabi mo sa akin. Wala yun. Basta pag may problema, ha, dito lang kami mag-asawa. Sige, Ping, ha. Okay. Hi, sir! Uy! Umakasar ka naman! Ay, pasensya ka na. Kalimutan ko. si Raymond, pinsan ko. Raymond, si Anthony, Ano mo? Paano nga ba ito? Nakalimutan mo na. Bale, girlfriend ko yung employee niya. Speeding. Malamig ba yung beer niyo? Malamig, ha? Malamig ba? Sarap yan. Nako, sigurado. Alam mo, itaga mo sa bato. Bading yung Anthony na yan. Ha? Nakita kami uli sa bar. Pinagtangkaan na naman ako. Pinagtangkaan? Oo. Na ano? Pinagtangkaan na hawakan yung... Alin? Alin? Yung kamay ko! Kala ko naman kung ano, kinabahan naman ako. Hindi. Pinagtangkaan, paano nga? Sabi na naman, malamig ba yung beer mo? Tapos hahawakan kunyari yung bote, pero gusto niya hawakan yung kamay ko. Tinanong lang, di ba, kung malamig yung beer mo? Ano? Pinag-isipan mo na. Paano kung yun talaga ugali niya? Na ano, namang hawak ng kamay ng lalaki? Na magtanong kung malamig yung iniinom o mainit? Ikaw naman, tsaka magtatangka ka agad, ha? Baka iniisip mo naman. Hindi. Alam mo, sigurado ako. Alam mo, mamaya, obserbahan mo. Pagpunta dito ni Tere, kasama niya raw yung Anthony na yun. Bakit nga ba sila pupunta? Si Tere, magli-leave daw, pupunta ng Cebu. May mga pinatapos akong papeles. Sabi ko, idaan dito. Isasama niya raw si Anthony. Sige. Mamaya, oobserbahan ko yung Anthony na yan, ha? At kung talagang pinagtatangkaan mo ka. Sabi sa'yo. Pero mamaya pa yun, ha? Baka gusto mong makiat muna ng kwarto at tuloy natin yung kwentuhan natin doon. Sa kwarto? Oo! Bitpia. Mamaya ako naman pagtangkaan mo. Ayaw mo. Tito, may makakain ba dyan? Di ba ako nag-almusal eh? Hanap ka na lang dyan eh. Hindi ka umabot sa kain namin kanina, sayang. Ito, kanina to? Hindi ko alam. Baka yung tira kanina. Pwede na to. Talo-talo na to. Pabot na kutsara. Okay na. Sila ako. Hunger. Tamat ah. Okay. Si Patrick. Ay. Uy, mabuti na abutan kita. Paano mo nalaman dito ako? Si Janice. May balita na ako. Yung lawyer natin, na-trace na niya yung driver ng sasakyan. It's just a matter of time bago makontakt niya. So in the meantime, isasampalan niya yung kaso. Good. Okay. So, here's what we're gonna do. Kailangan dagdagan natin yung mga pasa sa mukha mo. Dagdagan? Bakit? Mas maraming damage, mas palaki kikitain natin.
mas palaki masisingil natin. Teka, anong gagawin mo? Sasapakin mo ako? Hindi na, masakit yun. Ayoko. Iisip mo nila, Enemy, mabilis lang yun. Makakakonekta tayo as much as 500,000 kung dalawa ang black eye mo. 500, dalawa? Oo! Oh! Tommy, okay lang ako sa 250. Ayoko sige, talaga. Sige na, sandali lang ito. Ayoko. Ako na susundok. Sige, subukan mo suntukin ako, susuntukin kita. Sige, subukan mo! Para sa'yo naman ito eh. Subukan mo! Para sa'yo naman. Saan yung pagkain ko dito? Ay, bakit mo kinakain yan? Malay ko kung sa'yo yan. Eh, akin nga yan eh. Eh, okay, nagugutom ako eh. Ah, ganun. Ay! Yes! That's perfect! Thank you, baby. Kayo po pala si Ma'am Elsa. Natutuwa po ako at nakilala ko kayo. Totoo po yung sinabi ni Teresa na mabait kayo. Maganda pa. Salamat. Sana nga po pag kinasal kami ni Teresa, kayo po ni Sir Pepito maging role model namin kasi buong masaya po yung pamilya ninyo. Minsan may mga problema rin. Eh, natural lang yun sa isang pamilya, hindi ba? Kami ni Pito ay nagkakaproblema rin. Pero nahanapan agad ng solusyon. Totoo yan, ma'am. Kaya nga po kami kapag may problema, usap ka agad. Munti ka na nga po kami magkaproblema eh. Pero yun yung ba naman, ma'am? Inakala ni Sir na bading si Anthony. Ha? Huh? Ano? Hindi. Hindi, nagdiliro lang yun. Alam mo naman to eh. Oo, diba? Yun na nga po ang iniisip ko eh. Sir? Oo nga, hindi. Joke lang yun. Actually, ginujoke pala nila Vincent at Mara na bakla daw po kayo. Ano? Bakla? Ako? Bakit? Eh kasi ba naman, Sir? Tingnan niyo yung relo niyo, oh. Pang LGBT, di, rainbow eh. Hindi, dahil dito? Ang millennial pala ha. Hindi, sabi nang bigay sa akin eh. Eh bagay naman po sa inyo, Sir. Ano, maging bakla? Maging millennial po. Ha? Anthony, nabanggit mo, balak niyong magpakasal? Wala pa naman po. Pero gusto mong pakasalan si Tere. Ay, oo naman po. Ma'am, juice po. Ay, sige, bigyan mo na sila. Malamig ba? Ay, sorry ha. Sorry, nakasanayan ko kasi na kapag nakita ako na inumin, sinasalat ko kagad. Happy. Ano siya? Paano, tagal-tagal nga niya. Ay, ito na pala. Mara! Asan na? Ay, nako! Ikaw naman kasi iniwan-iwanan mo pa yan. Eh, dinastorbo ko pa kayong dalawa. Igaling nga kami kina Sir kanina eh. Tinanong lang niya ako kung nakuha ko na daw to. Importante pa namang madala ko to sa Cebu branch. O siya, sige, aalis na nga kami, ha? Ingat! Sweetheart! Yes? Magpapalam na ako, ha? Taga-taga, sandali. Siya yun eh! Sino? Siya! Siya yung kapawin ko sa kanya eh, oo! Siya? Oo! Siya yung nanuntok sa'yo? Siya! Hoy! Paghanda ka, kakasok ka namin! Magdidimanda kayo? Oo! Naku, baka naman pwedeng haredloy natin to. Teka, sandali, Tere. Eh, ano mo ba yan? Boyfriend ko. Sorry, pare. Nagkainitan lang tayo ng ulo eh. Actually, ikaw nga yung unang mainit yung ulo. Eh, sige, wala nang problema. Okay na lahat yan. Okay na. Naku, salamat, Patrick. Salamat. Wait. Hindi pwede ito. Kailangan kasuhan natin ito. Eh, Tommy. Ikaw naman, Ma'am Tommy. Umaatras na nga yung mismong tao eh. Huwag didemanda ka pa din. Eh, hindi pwede. Gumastos na kami, no? Didemanda namin ito. Hoy! Itigil mo na nga yan. Bibiyahe pa yung dalawa eh. You know, actually, I don't care. Kailangan madagot itong taong ito sa ginawa niya. Halika! Tama na sabi! Whoa! Aray! Ikaw naman, di mo alam ang lakas mo eh. Ulit mo eh. Ayan! Terno na kayo ni Patrick! Kala ko nung dumating ka, kasama mo na si Raymond. Ay hindi, dito daw kami magkikita, tapos sabay nang uuwi. Ano, ready ka na ba? Opo, tita. Okay. Oo.
Baka siya na yan. Hello. Ba't kaya na yung tsura mo? Mahabang story eh. Ano, kasi nga pa ng buhok mo. Hindi, Piping eh. May gusto lang sabihin kay Bobot. Eh, anak. Gusto ko lang malaman mo na gusto kitang samahan doon sa LGBT parade na gusto mong puntahan. Po? Ha? Ano? Sorry, Maggie, pero yun yung totoo eh. Yan talaga yung pagkatao ni Bobot eh. Natatakot naman to sabihin sa'yo yung totoo. Baka magalit ka daw. Totoo ba yun? Opo, Tita Maggie. Sorry po. Huwag po kayo magalit sa'kin. Bakit naman ako magagalit? Okay lang yun. Talaga po? Oo naman. Wala namang kaso sa'kin yun eh. Kung yun ang gusto mo, at yun ang dinitikta ng puso mo, susuportahan ka namin ang papa mo. Tama, di ba? Obvious ba? So, sasamahan niyo po ako sa LGBT parade? Oo naman. Oo, ako sasama ako. Ay, talaga po. Na ganyan po ang suot niyo po. Ha? Why not? Di ba? Gusto mo yan, ha? May mga taong gumagawa ng paraan para matanggap sila ng iba. Pero mahirap mabuhay ng pinapakita mo sa iba eh yung hindi totoo. Kasi habang nagtatago ka, lalong nahirapan ang sarili mo. Tapos kahit ano naman ang gawin mo, eh, may masasabi pa rin sila. Basta tandaan mo, walang makakagawa ng paraan para masulit ang sarili mong buhay, kundi ikaw rin mismo. Sasakay? Okay. Saan siya sasakay? Ano? Ano? Paano po na? Oh, nakausap ko na yung lawyer natin. At nakalimutan ko yung sunod sasabihin ko. Ano, sabi ko eh, may pinapagawa ko mga ano papeles, dadaan ko dito. Ano ba? Munti ka na nga kami magka-problema nito eh. Pero yun ba naman? Inakalanis. Inakalanis. Ano yan? Na-reline ko, sorry. ako rin.